sa pag-usad ni Anton na Totep patungo sa kinalalagyan ng mga aswang sa mga yungib sa dulo ng Baryo Pugot. Ipinagtataka nila kung bakit tila wala na nga silang nararamdamang mga aswang dito. Alam nila na natunugan sila ng mga ito, kaya naman nagawa ng mga itong makatalilis. Malapit na tayo sa lugar na ito. Matagal na panahon nang nakalipas, nagsimula ang lahi ng mga aswang na hinahanap natin sa ngayon. Kaya nakatitiyak ako na kabisado nila ang lugar na ito. Malaking bagay yon para sa kanila. Ito ang wika ni Mang Ambit. Pero baliwala lang kina Anton at Totep ang binitawang salitang iyon ng matanda. Wala naman kasi silang nararamdaman na malakas na puwersa ng aswang sa hanay ng lahing tinutugis nila. Nasa unahan sa paglalakad nitong si Robert nang isang napakalaking itim na baboy ang napansin nilang biglang pumaripas ng takbo nang maramdaman sila nito. Agad sana itong hahabulin ni Robert pero dagli siyang hinawakan sa kamay ni Totep. Wag, wika nito. Patibong lang yan. Ha? Paano mo naman nasabi? Sa tingin mo ba, lalapit sila ng walang ibang kasama? Umahanap lang sila ng pagkakataon. Kaya hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Teka lang ah, makikisabat lang. Ito ang pasok ni Nika sa usapan. Nakakahalata na ako eh. Kapag kami, bawal humiwalay. Pero kapag ikaw, pwedeng sumugod mag-isa. Sino ba talaga kayo? Doon ay nabigla itong sina Totep at si Anton sa tinuran ng dalaga na tila may nakukutuban na ito sa kanila. Nika, ano ba? Tama naman si Totep, di ba? Sa pagkakataong ito, hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Lubhang mapanganib. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang mga aswang. Maaari tayong mapahamak. Ito naman ng wika ni Mang Ambit. Okay, sabi niyo po eh. Tugon nitong si Nika na nakatingin pa kay Totep na bagaman nagugustuhan niya, ay nahihiwagaan siya sa pagkatao nito. Kaya naman sinubukan niya itong lapitan at tinabihan nito sa kanilang patuloy na paglalakad at pagmamadyag sa lugar. Alam nilang nasa paligid lang nila ang mga aswang dahil hindi na nga sila kalayuan sa dakong hinahanap nila nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa makapal na talahiban na mayroong mga dalang buho ng kawayan. Agad sana itong aatakihin ni Gibo dahil lumitaw ito malapit sa kanya. Napapikit na lamang ang lalaki at inakalang katapusan na niya. Pero sa pagdilat ng kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ang lahat. Wag po, wag po. Ito ang paulit-ulit nitong sigaw. Mabuti na lamang at hindi ito natuluyan ni Gibo dahil napigilan nito ni Totep. Napansin kasi ni Totep na isa itong tao. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wika naman sa kanya ni Robert. Sa mga pagkakataong iyon ay nakatakip pa rin ng ulo ang lalaki ng kanyang kamay sa takot nito. At nang mapansin niya na hindi naman siya tinuluyan ay marahan na niyang inalis ang kanyang kamay na tumatakip sa kanyang muka. Hanggang sa masilayan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mabilis niyang dinampot ang mga nalaglag na buho at muling niyakap ang mga ito. Tatalilis na sana ito nang hawakan ito ni Robert sa damit. Hoy, sino ka sabi? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Muli niyang tanong dito. Ah, ako sa inyong. Oh, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?
Eh, dyan lang po kami nakatira eh. Malapit lang po. Bakit nasa labas ka pa? Alam mo ba na maraming gumagalang aswang dito? Gusto mo na bang mamatay? Ito ang marin na wika ni Robert. Otoy, asan ang mga magulang mo? Tanong naman ni Mang Ambit sa binata. Ah, nasa bahay po ang aking inay. Pero wala na po ang aking itay. Pinatay po siya ng mga aswang. Ang inay at si kuya na lang po ang aking kasama. Sige po, magmamadali po ako. Inihintay po ako ni inay. Teka, nasan ba ang kuya mo? Bakit ikaw ang hinahayaan niyang lumabas ng ganitong oras? Bakit hindi siyang maghanap ng kawayan? Ito naman ang tanong ni Totep. Mahabang kwento po kasi. Kailangan ko na pong umalis. Teka sabi, kinakausap ka pa. Huling wika ni Robert dito. Hoy, ihahatid ka na namin. Huling wika ni Totep. Naku, wag na po. Delikado. Hindi boy, baka mamaya kung mapano ka pa. Wag na po talaga, ako na lang po, kaya ko na po mag-isa. Sa inaasal ng lalaki ay merong napapansin itong si Totep at Anton na nagkakatinginan sa mga sandaling iyon. Alam nila na may inililingid sa kanila ang binata. Hindi boy, ihatid ka na namin sa ayaw at sa gusto mo. Uwi ka ni Robert. Bakit ba kasi ikaw ang inuutusan ng kuya mong mangahoy? Eh, lagpas sa ating gabi na. Ano ba naman yung kuya mo na yan? Inis naman na uwi ka ni Nika. Hindi naman kumibu pa ang binata at yumuko na lamang ito. Dahil nga sa ayaw siyang paalisin nitong si Totep. Hanggang sa bigla itong magsalita. Aswang kami. Bulalas ng binata. At ikinagulat nilang lahat iyon. Kaya naman napabunot ng tabak itong si Robert at itong si Libo. Na ikinatakot naman ng binata. Teka, uwi ka ni Anton. Magunustili muna kayo. Aswang kayo kamo. Kasama ba kayo sa mga aswang sa baryo Pugot? Ito ang tanong ni Anton. Hindi. Hindi po. Matagal nang humiwala ang pamilya namin sa kanila. Dahil ayon ng mga magulang ko na lumapa ng laman at ng puso ng tao. Oo, aswang si Itay. Pero mabuti siya. At dahil ayaw niyang sumama sa mga aswang sa baryo Pugot, kaya pinatay siya ng mga kapwa namin aswang. Nakatakas lang kami ng inay at ni kuya, kaya kami nakalayo. Pero natunto nila kami. Napilitang sumama si kuya sa kanila. Dahil kung hindi, ipapatayin nila kaming lahat. Kailangan ko nang umalis. Muling wika ng binata. At muli nitong binitbit ang mga buho at sumuong sa makapal na talahiban. Doon ay nalaman nilang lahat na nalalagay pala ito sa panganib. Nagkatinginan itong si Anton at itong si Totep. Nagkasundo sila na sundan ito. Pero ang gagawa nito ay si Anton. Kaya naman kumalas ito sa grupo para sundan nga ang binatang aswang. Wala namang nagawa itong sinamang Ambit at ang mga telemadon kung hindi ituloy ang paglalakad. Kasama ng ilan pang mga aswang ay sasalubungin ng mag-amang Divino at Vicente ang grupo ni Mang Ambit. Nakahanda na ang mga ito na humarap sa mga tinatakasan nilang telemadon. Hanggang sa mapahinto itong si Totep nang maramdaman niya na nasa paligid na ang mga aswang. Doon sa pagkakataong iyon ay napabunot na siya ng punyal na dahilan para naman lalong humigpit ang pagkakahawak ng mga kasama niyang telemadon sa mga tabak ng mga ito. Alam kasi nila na nariyan na nga ang panganib. Samantala, pagdating naman itong sina Lena sa asyenda ng mga sagrada,
agad nilang napansin ng mas lalong pagtaas ng pader na nakapaligid dito. Matagal na panahon na yon na nakalipas nang mapatay nila ni Jello ang mga matatandang sagrada sa lugar na iyon. Kaya naman hindi nila alam kung anong mga kaganapan na meron sa asyendang iyon. Wala silang sinayang na oras. Gamit ng mutyang alimugkat ay lumikha itong si Vincent ng hagdanan gawa sa baging na mula sa isang baliti sa likuran ng asyenda. At nang makapasok na sila sa loob, napagtanto nilang abandonado na ang lugar na iyon. Dahil na rin sa kapal ng mga damo at luma na rin ang halos lahat ng mga nakatayong edipisyo rito, lalo ng malaking mansyon na nasa gitna. Basag na ang lahat ng mga salamin ng bintana at wasak na rin ang pintuan. Mukhang pinasok na rin ito ng mga kawatan at nilimas na kung anong pwedeng mapakinabang. Pero sa kabila nito ay ipinagtataka nila na hindi pa rin ibinibenta ang pag-aaring iyon ng mga sagrada, lalo na't wala naman ng silbi ang mga ito. Gayong nariyan rin ang mga bagong henerasyon ng mga sagrada, parang ipagbili na lamang. Agad nilang naisip na ang lugar na iyon ay maaaring ginagamit pa ng mga sagrada. Sa tingin ko, nagagawi pa dito ang mga sagrada. Malakas ang kutob ko, wika ni Tony. Hindi nila patataasin ang bakuran na to kung wala silang dapat itago. Napatango naman itong sina Delphine at itong Selena. Dahil tiyak na tama ang hinalang iyon ni Tony. At sa aktong inililigid nila ang kanilang paningin sa iba't ibang dako nang mapansin nila na marahang nagliliwanag ang kanilang mga suot na kwintas. Sinasabi ko na nga ba, wika ni Tony. At doon ay agad nilang binunot ang kanilang mga punyel bilang proteksyon. Dahil sa tingin nila ay merong panganib. At nang maigawin nila ang kanilang paningin sa mansyon, ay napansin nila ang mabilis na pagkilos ng isang tila nilalang na nagmamasid sa kanila. Yun, turo ni Delphine sa nilalang nga sa loob ng mansyon. Laking gulat nila nang makapasok sila sa loob ay tumambad sa kanila ang ilang piraso ng itim na kandila na nakatirik sa sahig. Pero wala itong sindi. At nang lapitan nila ay halatang makakapatay lang nito. May nagsasagawa ng kung anong ritual sa lugar na iyon. Iyon ang agad na pumasok sa kanilang isipan. At walang ibang pwedeng gumawa ng mga bagay na iyon kung hindi ang parangan na kumupkop sa bagong henerasyon ng mga sagrada. Nararamdaman ko siya. Nasa labas na siya, wika ni Lena. Nang maramdaman nga nito na tumatalilis na pala ang barangan. Tama sila ng kanilang hinala dahil ito nga ang matandang barangan na nag-alaga sa mga batang sagrada. At bagaman hukluban na ito, ay mabilis pa rin ang pagkilos nito para takasan sila. Pero bago pa man ito makalabas ng asyenda, ay mabilis siyang naabutan ni Lena. Sinubukan itong maglaho at naging isang maitim na usok. Pero ilang saglit lang ay bumalik siya sa kanyang pagiging barangan na ipinagtaka niya. At doon ay biglang pumalibot sa kanya ang isang makapal na usok naman mula naman ito kay Lena. Pinipigilan siya ni Lena na makatakas, dahilan para hindi na makakilos pa ang barangan. At ito na rin ang lapit sa kanya ng mga hunters. Tama nga ang hinala namin. Hindi pa rin talaga kayo tumitigil sa kasamaan nyo. Nasaan ang mga kasama mo? Nasaan sila? Ang mga sagrada? Ito ang wika ni Lena. Sigurado, sila rin ang gumagawa ng kasamaan kay Amor. Tama ba?
tigilan nyo na siya kung ayaw nyong tapusin namin kayong lahat. Ito naman ang galit na wika nitong si Tony. Pero isang nakakainsultong tawa lang ang itinugon sa kanila nito. Edi tapusin nyo na lang kami. Pero huli na ang lahat para kay Amor. Ito ang wika ng barangan at muli itong tumawa. Ang sama nyo talaga. Hindi namin mapapalampas ang ginagawa nyo kay Amor. Nasaan ang mga kasama mo? Ito naman ng wika na Delphine. Hanggat may nabubuhay na mga sagrada, hindi magkakaroon ng katahimikan. Muling wika ng barangan. At doon ay nalaman na nga nila na talagang may kinalaman nga ang mga sagrada sa mga nangyayaring paghasik ng lagim sa lungsod. Alam nilang hindi magsasalita ang barangan kung nasaan naroon ng mga sagrada at si Amor. Tigilan mo na si Amor. Kung ayaw mong samain, tanda. Galit na wika naman ni Vincent. Pasensya na kayo, ha? Pero wala akong maitutulong sa inyo. Tapos na ang aking misyon. Wala na kayong magagawa kay Amor. Kung gusto nyong pigilan ang pag-asik niya ng lagim, ay patayin nyo na lamang siya. Ito ang nakakainsultong wika ng barangan. At sa mga pagkakataon ding iyon, napansin ng mga sagrada na tila mabilis na naglaho ang kanilang mga itim na gabay. Ito yung kapangyarihang mula sa parangan gamit ng pagtawag nito sa mga itim na sugo. Nawala ang mga gabay dahil sa namatay nga ang sindi ng mga kandila. Hindi iyon karaniwan. Kaya naman alam ng mga sagradang sina Madeline na anak nitong si Simon, si Suzette at si Bernard na anak ni Minerva at itong si Claudio na anak naman ni Boris. Sila ang mga pinsan nitong sina Anton at nitong si Amor na mas pinili ang pagtahak sa madilim na daan ng pagiging tigmala. Kasama nila ang ilan nilang mga kalahing tigmala na nagmula sa malalayong lugar. At gayon din itong si Amor. At dahil hawak na nga ng mga hunters at nilena ang parangan na lumilikha ng itim na gabay at ng sugo, ay tiyak naman na ang kaligtasan ni Sherry na matulad pa sa kanyang ate na si Amor. Agad ring nilisan ng mga hunters at nilena ang asyenda. Abo na nang iwan nila ang barangan nang sunugin nila ito. Hindi sila nagkaroon ng kahit konting awa dito dahil sa hindi rin naman ito naawa sa ginawa nito kay Amor. Sasalakay naman ng mga tigmala. Kahit pa alam ng mga ito na masusundan na ang mga galaw nila, ito'y dahil nga sa pagkawala ng kanilang mga itim na gabay. Tiwala na lang sila na kaya nilang makasabay sa pagharap sa mga telemadon. Marahan iyong pag-usad nila, Totep. Alam nilang pinakikiramdaman din sila ng mga aswang kung paanong pinakikiramdaman din nila ang mga ito. Nakapanghihilakbot ang mga tunog na nililikha ng mga aswang. Wala sa iilang piraso ay dumarami ang mga ito. Wala sa mahina ay palakas din ng palakas ang nililikhang ingay. Umiikot ang nakapangingilabot na tunog na iyon sa kanilang kinalalagyan. Kuya Totep, natatakot ako. Nanginginig na wika nitong si Yano. Alam kasi ng bata na mga aswang ang pumapaligid sa kanila. Nakatitiyak ako. Sila ang mga aswang gubat. Wala silang hawa. Huwag kayong papayag na maunahan kayo sa oras na lumapit sila.
Hindi pwedeng lumapat ang mga pangil nila at ang mga kuko sa ating mga laman. Lilikha ito ng sugat na hindi naghihilom. Na kung makaligtas ka man, ilang araw ay babawian ka rin ng buhay. Ito ang wika ni Mang Ambit sa kanila. Yuko! Ito ang bulyaw nitong si Totep. Agad naman silang nagsipagyukuan at ayon naman ng lundagan ng mga aswang sa ibabaw nila na kung hindi nga sila yumuko ay baka may sumabit sa kanila sa matutulis na kuko ng mga ito. Nakaramdam si Totep sa mga sandaling iyon ng bahagyang pangamba. Naramdaman niya na hindi ganito ang mga aswang na nakaharap nila kanina lamang. Iba ang pakiramdam niya sa mga ito. Doon ay natatakot siya para sa kanyang mga kasama. Pero hindi niya pwedeng pabayaan ng mga ito. Matalim ang mga mata ni Totep na mabilis ang ginawang pagtitig sa iba't ibang lugar para makatayak siya na mauunahan niya ang mga aswang. Pero isang kamay ang humila sa paan nitong sigibo. Bubod lakas ang sigaw ng telemadpon dahil sa gulat. Mabilis ang mga pangyayari na hinatak siya papalayo. Malingaw ang sigaw nitong sigibo. Pero mabilis naman itong hinabol ni Robert at ni Totep. Kitang-kita ng dalawang mata nila ang nakahawak sa paan nito. Isang malaking aswang na pulang-pulang mga mata at nagtataglay ng mahaba at matutulis na pangil. Akmang dudukutin na nito ang puso ng nakahigang sigibo nang undayan nito ni Gibo ng hawak niyang tabak. Dumaplis lamang ito sa mukha ng aswang. Kaya naman bagya siyang nakagalaw at gumapang. Pero muli na naman siyang hinawakan ng aswang sa paa. Kung saan dito ay bumaon ang mga kuko nito. Muling napahiyaw si Gibo na sa pagkakataong yun ay dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Samantala, napahawak naman si Nika kay Yano. Niyakap niya ang bata dahil sa kanyang narinig. Dahil mayroong papalapit sa kanila. Yano, umuwesto ka lang sa likuran ko ha. Ganito rin ang ginawa ni Mang Ambit. Inilagay niya rin sa kanyang likuran ang bata. Hanggang sa isang aswang na galit ang biglang lumitaw. Sinakmal nito si Nika pero naiharang nito ang tabak na hawak niya. Pumalso ang tabak sa bibig ng aswang na panayang pagtulo ng laway. At ang laway na iyon ay tumatalsik sa mata nitong si Nika. Dahilan para bahagya niyang maipikit ang kanyang mga mata at nawalan siya ng balanse. Sama-sama silang bumagsak ni Yano at maging itong si Mang Ambit. Dahil nga may kalambutan na rin ang tuhod ng matanda. Pero dahil sa pagiging magaling na telemadon na dumadaloy sa dugo nito. Sa kabila ng pagkakabuwal nitong si Mang Ambit ay nagawa nitong tagpasin ang ulo ng aswang. Nakaunti na lamang ay lalapat na sana sa katawan ni Nika. Sumirit ang napakalakas na dugo nito mula sa leeg dahil sa tinamaan ng litid nito. Agad itong naghabol ng hininga na hawak-hawak pa ang leeg at pilit isinasara ang nakabukang sugat. Nang makatayo pa itong si Mang Ambit ay muli niyang tinabas ang bahaging leeg na iyon ng aswang. Doon ay lalo itong bumuka dahilan para sumuray-suray na ang aswang habang naglalakad ito papalayo hanggang sa tuluyan itong humandusay. Pero habang tinitignan nila ito ay patuloy pa rin itong gumagalaw. Hindi pa rin ito patay. Ito namang si Totep ay mabilis namang sinugod ang aswang na nakahawak sa paa nitong sigibo. Pero mabilis itong nakalayo. Patalas ang mga pakiramdam ng mga aswang na ito. Papalapit pa lamang si Totep ay mabilis na itong sumuot sa damuhan.
Inikot ni Totep ang kanyang paningin habang bitbit ang kanyang punyal. Nararamdaman niya na nasa di kalayuan lamang ang mga ito. Pabilis sila. Nabulong na lang ni Totep sa kanyang sarili. Agad namang tinalian ng tela ni Robert ang paa ni Gibo para hindi magtuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo dito. Halos mamilipid si Gibo sa sobrang sakit na nararamdaman. Gustuhin man niyang tumayo ay hindi niya magawa. Gustuhin man niyang tumulong ay malabo itong mangyari. Doon ay lalong nabaliw ang mga aswang dahil sa naaamoy nilang lansa ng dugo nitong si Gibo na kumalat na sa mga damo. Ito naman ang lapit ni Mang Ambit at ni Nika kung nasaan itong sila Totep. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Mang Ambit na ang tinutukoy ay si Gibo. Nadali po siya, Mang Ambit. Wika ni Robert. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito. Kung hindi tayo makakalayo dito, malalagay sa panganib si Gibo. Kailangan magamot ng sugat niya. Pero Mang Ambit, saan naman tayo pupunta? Masyado na tayong malayo para bumalik pa. Isa pa, napapaligiran tayo ng mga aswang. Wika nitong si Nika. Hindi natin pwedeng pabayaan si Gibo. Walang maiiwan. Nagtungo tayo dito na magkakasama. Kaya kahit patay ay ibabalik natin kung saan tayo nanggaling. Alam ko na. Doon tayo sa gawing yun kung saan nagtungo si Anton. Wika ni Totep. Ang tinutukoy niya ay kung saan nga pumunta ang binatang aswang. Pero aalalayan pa lang nila si Gibo ay isang aswang na naman ang sumunggab kay Mang Ambit. Tumalsik ang matanda at nabuwal ito. Pero hindi na nagawa pang muling sumunggab ng aswang nang bumaon sa tagiliran ng ulo nito ang punyal ni Totep. Agad itong humandusay na nanginginig pa ang katawan. Hindi nga mga pangkaraniwang aswang gubat ang mga kaharap nila sa mga pagkakataong iyon kumpara sa una nilang nakaharap kanina. Bagaman kasi may tama na ang mga ito, ay hindi ito mabilis na nalalagutan ng hininga. Kaya naman agad sinundan ito ni Totep ng isa pang unday at doon ay tuluyan itong nalagutan ng hininga. Kailangan na nating lumayo. Dumarami na sila. Wika ni Totep. At agad nitong kinarga si Gibo. Ikinagulat ng lahat at hindi sila makapaniwala na nabuhat ni Totep ang may kalakihang tao na si Gibo. Mabilis nilang sinundan ng paglalakad ni Totep at nilisan nila ang lugar. Nararamdaman naman ni Totep kung nasaan si Anton. Kaya naman agad nila itong natunton. Napuntahan nila ito sa isang dampa sa gitna ng kakahuyan. Nandito si na Anton at ang binatang aswang kasama ang inay nito. Sa mga pagkakataong iyon ay tinutulungan ni Anton sa paggawa ng matutulis na buho bilang sibat ang binatang aswang na gagamitin pala bilang depensa sa mga aswang. Alam kasi ng kuya nitong si Enyong na isa nga ring aswang na kasama sa grupo nitong si Nadivino na mga traitor ang mga aswang gubat at hindi malabong patayin din sila ng mga ito. Plano na rin ng kuya nitong si Enyong na labanan ng mga ito sakaling makahanap ito ng pagkakataon. At naikwento ng lahat ito ni Enyong kay Anton. Ano nangyari sa kanya? Tumuloy kayo. Magmadali. Wika ng inay nitong si Enyong nang makita nga ang duguang si Gibo. At agad itong nagtungo sa labas ng bahay para pumitas ng ilang mga dahon para lagain. Alam niya na nasa panganib si Gibo kaya ganun na lamang ang pagmamadali niya. Tumingin-tingin pa siya sa paligid kung may aswang bang sumunod dito kina Totep.
habang abala naman ng lahat sa pag-aasikaso kay Gibo. Mabilis na kinausap ni Totep itong si Anton sa gawing labas ng dampa. Sir Anton, malalakas ang mga aswang sa dakong ito. Kaya naman natin lumaban at iligtas ang ating mga sarili sa kalagayang tao. Pero hindi ang mga kasama natin kung hindi pa tayo magpapalit ng anyo. Tiyak na malalagay sila sa panganib. Sa winikang iyon ni Totep ay napatango na lamang itong si Anton at naramdaman niya ang lubhang pangangailangan ng sitwasyon. Sa tingin nila ay wala nang ibang paraan kung hindi gamitin ang kanilang pagiging mga nilalang. Wala nang ibang paraan at hindi na nila iyon maikukubli pa sa kanilang mga kasama. Hayan, at muli na naman tayong nagtapos sa isang bahagi ng Aswang Hunters. At muli, bago tayo magtapos ng tuluyan, ay batian portion muna. Shoutout kay Joshua Carlos, kay Ma'am Filipina Balsario, kay Boss Jeffrey Gomez mula sa Davao, at kay Boss Gilbert Gutierrez. Muli, maraming salamat sa inyo, mga pao, sa inyong pakikinig. Sana po ay masuportahan nyo rin ang ating main channel na Tinig PH. At sa susunod, alamin naman natin kung tuluyan na nga bang ipapakita nila Anton na Totep ang kanilang tunay na kalagayan. Ito'y para harapin nga ang hindi nila inaasahang mga aswang gubat na nagtataglay pala ng pambihirang lakas. At ngayong nawala na rin ang mga itim na gabay ng mga sagradang tikmala, matutuntun na ba sila ng mga aswang hunters at nitong Selena? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.